na kinikilita na natin, malapit na rin naman yan maging official, no, na meron na pong pinili ang taong bayan, ang bawat Pilipino. Sa kasalukuyan po ay nais kong batiin si dating Senador Ferdinand Marcos sa kanyang pangunguna at patuloy na pangunguna, and I hope it can be official soon at matapos na at mapapanatag na ang lahat. Binabati ko ang pamilya ni dating Senador Ferdinand Marcos sa pagpili sa kanya ng higit na nakararami sa ating mga kababayan na maging hahalinhin bilang Pangulo ng Bansa. Congratulations po sa inyo. Sa atin namang mga kababayan, no, ito naman ay aking panawagan. No, uulitin ko po, hindi po magtatagumpay ang susunod na administrasyon pagpatuloy po ang ating hinagpis, kalungkutan, o maaaring baka meron pa tayong sama ng loob. Mga kababayan, sa aking mga supporters, ito'y panawagan ko sa aking mga supporters, panawagan ko rin sa mga bumoto sa akin, at mga kababayan natin, kailangan natin magkaisa, tulungan ang bagong pinili ng ating mga kababayan. Opo, kailangan natin magtagumpay pare-pareho. Hindi po magtatagumpay si President-elect Ferdinand Marcos Jr. at si Vice President-elect Sara Duterte at sampu na mga senador na napili at mga kongresista o halal ng bayan kung tayo mga mamamayan ay hindi makikisa. Yung pagboto natin ay isang bagay lamang at salamat sa Diyos, may demokrasya pa rin sa bansa. Pero tayo na mga mamamayan ay may responsibilidad na suportahan, tumulong at makiisa sa mga gawain, layunin ng susunod na administrasyon. Huwag tayo, ako'y nananawagan, huwag tayo makikibahagi sa anumang gulo, anumang alingasingas, o anumang hindi pagkakasunduan. We have to give chance to the new leadership. Opo, kailangan tayo bilang mamamayan para magtagumpay ang ating bansa, kailangan tayo ay makikiisa. Sapagkat mga kababayan, ulitin ko, tayo iisang bangka lamang. At the end of the day, no, nagkahiwa-hiwalay ng damdamin, pananaw, paniwala, o even pagboto. Pero iisang bansa tayo. At the end of the day, sabi nga sa basketball, sa finals tayo rin magkikita. Kaya ang panawagan ko po ay tayo ay huwag makikisali sa anumang kaguluhan sapagkat wala pong buting idudulot yan sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating buhay. Life must go on. We must support, no? Kaya sa ating mga leader, sa ating mga kasamang sumuporta, irespeto natin ang boto ng ating mga kababayan. Opo, mahirap, middle class, mayaman, iisa ang bilang ng boto. Kaya yung boto natin ay boto rin nila. Pantay lamang yan. Ngayon, maliwanag na ang pinili ng ating mga kababayan ay si dating senador, now President-elect Ferdinand Marcos Jr. at ganun din si Vice President-elect Sara Duterte. So, diyan po tayo pumunta. Kilalanin natin ang karapatan ng bawat Pilipino sa pagpili ng leader. At hindi po doon magtatapos. Ulitin ko, ha? Suportahan natin ang gobyerno. Makiisa sa gobyerno. Makiisa sa alituntunin, patakaran, o programa. Dahil bansa natin ito. Kaya po, muli sa ating mga kababayan,
ipinaalala ko sa inyo, kayo po ang nanalo. Kayo po ang nanalo sapagkat nakita ninyo yung inyong kagustuhan pumili ng leader at yan ay nanaig kahapon.